Hi guys! What's up? Once again, nandito na naman tayo ngayon. Ato, may papakita lang ako. Itong mga puno na yan ay kung saan po kami lumaki, magkakapatid. Ito po ay puno ng makupa. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang makupa. Hindi ko rin alam kung ano sa English. So, bahala na kayong mag-research. Inutusan. Yan guys, makupa yan. Doon yan sa amin, sa likod lang ng bahay ng papa ko namin. Yun yung labikulana. Ayun, namimiss ko lang. And yun, gusto kong i-shout out si Susette. Thank you so much kay Ma'am Susette sa ano, sa pag-video para ibigay sa akin. Thank you. Namimiss ko na talaga. Hopefully makauwi ako sa June. Yeah, and shout out sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo sa video na 'to. Yan po yung lugar sa amin, doon sa tatay namin, yung farm. Malaking nyugan. Yan, diyan po kumukuha ng pambubuhay sa amin yung tatay namin simula nung kami maliliit pa. So yung yan po yung source of income ng tatay namin. 'Di ba? Yung sa nyugan, yung ano. So guys, yan ay makupas, ano, ang daming bunga, nakakatuwa. 'Di ba? Na-miss ko na. Siguro ang tagal ko na hindi nakatikim ng makupa kasi hindi ako nakauwi ako before. Oh, nakauwi ako before pero hindi ko matandaan kung marami pang bunga nung umuwi ako. Diba? And ayan, guys, grabe yung gansa na yan. Sabi daw ng tatay ko, kakatayin kapag umuwi ako. Kaya di ba? At sobrang ingay, guys. Ang ingay yan. So guys, pag uwi ko, abangan nyo. Magcha-challenge ako. Titingnan ko kung hahabulin ako ng mga gansa na yan kasi si Bicolana daw ay hinabol niyan at talagang inanuhan si Bicolana, kinutusan. So tingnan natin kung ako ay makukutusan nila, 'di ba? Tingnan natin kung gaano tayo bilis tumakbo. Sana lang makuha na ng camera. 'Di ba? Kung sino man ang videographer ko, maghanda-handa ka kasi ititingnan natin, mag-experiment kung pag ako ba'y magsusot ng pula, ako ba'y hahabulin, pulang pants ba, kahit pajama or whatever. So, ayan. Ayan. Yan naman ay, sa bandang, hindi naman to bandang ibaba yata ng bahay namin. Bandang nasa side ng bahay namin, ng papa namin. So, yung makupa na yan. So, hindi ba? Hindi po yan yung kanina. Panibagong puno na naman po yan. And, yan pa. Naglalaway ako, guys. Naglalaway ako. Ayun, mamimitas siya. Tingnan nga natin. O, diba? Ganun kababa yung makupa sa amin. And, kinagatan niya yan. Paano ko nalaman? Naririnig ko kaya, niya kasi, yung pagkagat. Mas, sobrang sarap na sarap ako niyan, guys. Kung yung sobrang laki na niya, na sobrang, nahinog na, guys. Sobra, parang bulak na talaga yung laman. Ang sarap niya talaga. Kasi pagka hindi pa naman ganun talaga ka, medyo maasim-asim pa siya. So, ayan, kinagatan niya na. Naglaway ako, guys. Promise. Naglaway talaga ako. So, ayan, ma'am. Thank you so much. And, ayun. Salamat. Kasi, sabi ko kaya, nakita ko kasi sa My Day niya, nag-upload ng photo, ay video, doon, sa farm, sa nyugan. Tapos, nag-reaction ako. Sabi ko, ma'am, pahingi naman ang video pang upload. Tapos, ayan, binigyan niya ako. And, ang galing niya talaga ayun, ang daming laglag. Ang galing niya kumuha ng video. Kasi, hindi mabilis yung paglipat. Yung mga movement niya is talagang mabagal, di ba? Kaya, hindi ako nahirapan mag-voice over, guys. Kaya, sa inyong lahat, guys, hindi pa ako nakaka-uwi ng Pilipinas. Ito po ay courtesy ng ating ng aking hipag, yeah, inuha niyang video doon sa aming bahay sa tatay namin sa Sorsogon. Ayan, ay makupa tree. Ayan. And ito naman, guys, ay nagkataon ang tatay namin ay nagpapakupra siya. Yun nga po yung sa nyug, 'di ba? Pina-process yung nyug bago ibenta. So ayan, yan po yung nyug na inani. Pero ang alam ko, pag nagpapakupra yung daddy namin, pag nagpapakupra yung tatay namin, hindi yung buong lupain na yan ang ina-harvest. Hinahati yan ng tatay namin. Yun ang pagkakaalam ko. Kumbaga, hinahati niya na next
naman ang next na after niyan, pag natapos 'yan, yung kalahati naman ang ano, kukuprahin kasi masyadong malaki, masyadong matatagalan yung magkukupra. So guys, diyan ka ang bahay namin noong kami ay maliliit pa, nung bahay pa ang mama namin. Umalis kami diyan sa lugar na 'yan nung namatay ang mama namin. Yeah, and 'yan yung pinaka main source of income ng tatay namin, yung kupra. And ito, 'yan yung tinatawag ito sa amin agunan. So agunan kasi diyan sinisindihan sa ilalim kapag isasalang na yung mga nyug na nabalatan na. So diyan isasaita, sinasalansan pa ng tatay namin. Sa kasi sisindihan doon sa ilalim ng yung mga balat ng nyug, kaya nandoon yung mga balat ng nyug kasi sisindihan yun guys doon sa ilalim din para umusok. And binabantayan hanggang sa maluto. And ito naman ay kung saan gumagawa ng uling. Yung baon ng nyug after na matapos yung sa kapurahan, yung baon naman ng nyug, sinasalansa naman dyan guys. Sinasalansa naman dyan. As in, iniisa-isa yan nila eh. Alam ko sinasalansan lahat ng bao dyan sa ilalim. Pupasok sila dyan, sinasalansan. And then hanggang sa mapuno, saka sisindihan ng apoy, lalagyan ng apoy. And then, tatakpan yan ng mga ng nyug. Ng banana, ng saging. So, yan guys. Nakakamiss. I miss na talaga. Guys, abangan nyo pag umuwi ako. Yan yung sinasabi ko guys, na talagang magbablog ako. Iikutin ko yan. Hindi ko alam kung gaano. Kung ilang oras ko yan kayang ikutin. Yung ano na yan. Yung nyuga na yan. Kasi, yung nakikita nyo ngayon guys is, ano lang yan. Hindi yan ang kabuuan talaga. And, dyan lang yan sa malapit sa kung saan ginagawa yung kupra ng yung nyug, pinoproseso yung nyug, yung kupra. So diyan lang po yan guys. Pero nung panahon diyan talaga kami lumaki, diyan kami araw-araw, diyan kami nagpapakain ng kalabaw, nagpapaston ng kalabaw. Diyan yung minsan kinikwento ko sa inyo guys sa mga live streaming. So diyan kami nagpapaston ng kalabaw kami magkakapatid. So ito naman guys, diyan naman sinasakay lahat ng nyug na nakawit na, papasok dyan sa loob ng na yan, then hihilahin ng kalabaw. Diba? So, yan po yung ginagamit ng tatay namin para, yun nga, matransfer yung mga nyo galing doon sa mga punong malalayo na hahakutin yan. So, bawat puno, diba, kinawit na yung bunga. So, bawat nyug na malalaglag na, makakawit. Ayun, may nagkakawit ng nyug doon, guys. O, kung nakikita nyo yun, may tao doon, yung zinom ng hipag ko. Natatakpan kasi ng mga kawayan na yan eh. So, bali may nagkakawit. So, yung tatay ko naman, habang hinihila yan ang kalabaw, pupuntahan nila lahat ng mga naipon na. Yun ang kalabaw, nakita nyo naman. Yung mga naipon na nanyog, yun, hahakutin at dadalhin dyan kung saan pinoproseso yung mga nyog na para gawing kupra. Ayun, guys. Kaya, yung kinalakihan namin na ganun ang ginagamit ng tatay namin. Kahit yung magkakutsa ng mga kahoy, basta ganyan ang mga gamit ng tatay namin. Kasi alam ko sa ibang area is iba din naman yung gamit nila. May gulong. Sa tatay namin yun, walang gulong yun. And yan guys, yung aking brother, yun, pinakita niya kung paano balatan ang nyug gamit yan. Ang tawag niya sa amin is palaw. Palaw ang gamit niyang matulis yan guys eh. Kaya ako takot dyan mag-try. Pero pag uwi ko, tatry ko nga mag-aral magbalat dyan guys. Kung kaya ko nga kayang magbalat ng nyug na ganyan. Ano yan eh, kinokontrol yung pagtulak ng nyug, di ba? So, ayan guys. Ayan. So, thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kahit papano na i-tour ko kayo sa sa munting nyugan. Kung saan ang tatay namin ang tenant, yun. Take note lang po guys, hindi namin sarili yung nyugan. So, ayun guys, thank you so much. Mabuhay kayong lahat. God bless and salamat sa aking hipag. And see you sa next vlog. Bye-bye!